At sa paggunita po ng kabayanihan ni Gat Jose Rizal, ipinasilip sa News 5 ang tahanan ng pambansang bayani sa Calamba, Laguna. Paano nga ba ito pinangangalagaan? Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualdez. December 30, 1896, isa sa pinakamahalagang petsa sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinaslang ang ating pambansang bayani sa pamamagitan ng firing squad sa Bagong Bayan o mas kilala na ngayon bilang Luneta. 126 na taon nang nakararaan, nananatili pa rin buhay ang kanyang mga aral at kabayanihan. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda o Pepe para sa kanyang mga magulang na sina Doña Teodora at Don Francisco sa bahay na ito sa Calamba, Laguna siya lumaki at namulat. May lawak na 3,704 square meters ang kabuang lote ng bahay na bato ng pamilya Mercado Rizal. 255 square meters naman ang floor area nito. Kung mapapansin natin yung lokasyon ng bahay nila, kalapit nila ang simbahan, ang plaza, ayuntamiento, nung araw, at ang market. So ito yung tinatawag na plaza complex theory, na kapag ang bahay mo nga ay nasa sentro, ikaw ay nabibilang sa mga prominenteng tao dun sa isang bayan. Mula sa bahay na ito ni Jose Rizal, dalawang bahagi na lamang doon ito ang may tuturing na orihinal. Bukod sa flooring mismo ng gusali, ay ito namang balon na hinukay daw ng mga Hapon nung kasagsagan noong World War II. Nung na-commission si Architect Juan Acpil na i-reconstruct yung bahay, nakita nga niya yung foundation ng original house. So doon niya na-trace kung ano talaga yung structure ng bahay. And also based on the account of Doña Trining or Trinidad Rizal, isa sa mga kapatid ni Jose Rizal na nabubuhay pa noong mga panahon na iyon. At isang old picture of the original house ay pinagbasihan din ni Architect Juan Acpil. Kaya nabuo ang bahay na ito base doon sa mga nakita niyang ebidensya. Bagamat replika na lamang ang nakatayong bahay ng mga Rizal, buhay pa rin naman ang ilang orihinal na kagamitan ng pamilya na nakalagak sa loob nito. Sa tulong ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP, ay napanatili ring maayos ang mga lumang gamit ng pamilya. One of our mandates is to preserve the heritage or historical landmarks and sites. Meron kaming talagang basic knowledge how to preserve the structure. And of course, we have our specialized people or skilled people in the National Historical Commission of the Philippines to do the preservation of the structures. At dito naman po ang silid tulugan ni Pasiano at ni Jose Rizal. Pero ma'am, kapansin-pansin ha, mula sa kwarto ng mga lalaki na bata, merong connector door. Ano to? Ano to yeah, connector itong connecting room na to? Kwarto o silid tulugan ng mga magulang. Makikita natin yung importance ng mga lalaki sa pamilya. Dito naman tayo ma'am sa, ano po ito, kusina. Kusina at ang pang-araw-araw nilang silid kainan. Meron silang typical na mesa, yung bangko na ginagamit. Mga original po ito? Ito ay mga reproductions, kagaya ng mga original. At kagaya nito, isang pamaypay na malaki ay reproduction na rin o replica ng original na pungka. Ang tawag dito ay pungka kasi nung panahon ng mga British, dumating sila dito, dinala nito ang pungka. Merong lubid kung saan ito ay hinihila ng kasama sa bahay okay. Upang magkaroon ng ventilation habang kumakain. Speaking of pagkain, ma'am, baka alam niyo po yung paboritong pagkain ni Jose Rizal. Ang ilan sa mga paborito niyang pagkain ay ayungin. Halayang mangga. Puno rin ng makabuluhang bahagi ng kasaysayan ang paligid ng tahanan ng mga Rizal. Nung kabataan ni Jose Rizal, pinatayuan siya ng kanyang mga magulang ng bahay kubo na magsisilbi niyang playhouse. Dito rin sinasabing nagsimula magsulat si Pepe ng ilan sa kanyang mga literature works, mag-carving at mag-painting gamit naman ng mga natural pigments tulad ng achwete, uling at marami pang iba. Dito naman po tayo, sir, sa labas. Courtyard o labas ng bahay ni Rizal. Ang makikita natin dito ay ang libingan ng kanyang mga magulang, si Don Francisco at Doña Teodora. Ito ay nilipat dito noong 1997 galing sa North Cemetery sa effort ng dating Governor Joey Lina. At meron din po ano,
Nandiyan din po yung isang monumento. Oo, ito ang simbolo ng kabataan ni Rizal. Kaya meron tayong estatwa ng batang Jose Rizal. Kasama ang kanyang aso? Kasama ang aso niyang si Benganza o kaya man ay si Usman. Dalawang aso ang meron siya noong araw. Bata siya. Isa lang ang bahay ng mga Rizal sa mga historical landmark sa bansa. Ang tahanang ito ang nagsilbing pundasyon ng batang si Pepe para simulan ang revolusyon na umukit sa ating kasaysayan.